Hello guys, it's me again. Summer na summer na. Tingnan nyo sa labas guys. Sobrang init. Sasakit yung talampatan mo sa sobrang init. So since na mainit, mabinta na ngayon yung mga palamig. Mabinta na rin yung mga guys. So since na mabinta sila lahat, malapitin tayo sa kurente. So magbibigay ako ng tips para magkatipit-tipit na tayo sa kurente guys. So tara! Samahan nyo ako guys. Guys, dito tayo sa kusina ngayon. Yung rep na yun, oh, yung pressure na yun, yun yung inaayos ko. So, magbibigay lang ako ng konting tips sa inyo kung yung mga technique ba kung paano hindi masyadong malako yung kuryente. Tara, ituturo ko sa inyo kung paano gagawin. Inaayos ko na to, pero mayroon pang iba na portion na hindi ko pa na ituturo. So, ituturo natin paano mag kung yung makatipid-tipid naman ng konti sa kuryente. Ito guys, oh, pakita ko sa inyo ang loob. Tapos ko na ito naayos eh. Ano yan? Di ba ito gamit na? Napansin nyo, medyo kalumaan na siya. May mga kalawang na sa baba. Oh. So, naayos ko na ito eh. So ito muna yung ipapakita ko sa inyo yung mga konting tips para medyo makatipid-tipid naman tayo ng konti sa ano sa kuryente. Lalo na ngayon, super mahal na yung mga bayarin. So yung ganito kasing klase na rep, yung old model, medyo may kalakuan to ng ano kuryente kasi wala naman tong ano eh, hindi naman to inverter. So medyo malako. So dito tayo. Ito yung rubber na to. Ito yung nagpapalako ng ano kuryente. Mapansin nito yung rubber. Oh, medyo deformed siya. Deformed. So yun yung nagpapalako ng ano kuryente. Kasi pagsara mo ng ganyan dito sa gilid, papakita ko ah. Diyan dito hindi na siya pantay, so lalabas na yung ano diyan yung lamig. So ganito pag this yung ano, kukuha muna tayo ng papel ha. Papel, ito yung papel natin guys oh. So ang gagawin lang niyo kung medyo luma na yung rip niyo, gaganituhin lang niyo yung pinto, ano. Iipit niyo yung ano kapin. So pag bunot niyo yung ganyan, no, na mabunot lang siya. May ano na yan siya. Yung madali lang bunutin ba. Madali lang makuan. Yung flat kasi oh, medyo matigas siya bubunutin. No. So kung deform na mula dito sa baba, medyo deform na rin, madali lang ito siya punutin. Yan o. Oh, madali na siya mapunot. So meaning lalabas na yung mga lamig dyan. So ang gagawin natin yan para bumalik sa normal yung rubber niya. Ito, deform yan eh. Papansin nyo, deform. Deform ito. Deform. Dito, pantay naman. Oh. Pati doon sa baba, deform din. May deform dito eh. Ito kalawang, no? May kumaan ito eh. So, lagyan natin ng ano? Magpakulo lang. Yung gagawin lang nyo dito guys, magpakulo lang kayo ng ano, yung tubig. Tapos buhusan mo para babalik siya sa dati. So tara, punta tayo sa kusina. O sa kalan. Pakulo tayo ng tubig. Ito, nagpakulo na tayo ng tubig guys. Antayin lang natin magpulo. Saka natin yung buhusan ng ano, tubig na mainit. Yung rubber para lulubo. So ito guys, nakita niyo, deform.
So, ganito lang yung gagawin nyo, guys. Oh. Buhusan lang ninyo ng mainit na tubig para babalik siya sa normal. Para hindi siya magano yung kuryente. Malakob kasi sa kuryente pag medyo nag-deform to siya. Babalik yun sa dati, guys. Yun ang gagawin nyo. Lulubo yan eh, Argo! Inip, guys. Medyo napasok na yan, guys. Huwag so, kayong gagawa yun, guys. Tingingat lang baka mapasok yun kayo. So guys, pupunta yun doon sa baba, guys. Lulubo na to. So, pag lulubo niyan, babalik na yan sa dati. Dikit-dikit na dito sa ano. Sa gilid. Kailangan lang itong buhusan ng ano para lumubo. Iborot ba? Buborot. Borot, guys. Dapat madiskarte tayo ngayon, lalo na ngayon. Sobrang mahal na kaya yung mga kuryente ngayon. Tapos, pag maganyan yung ano nyo, bawa may red kayo na medyo luma na, tapos gumana pa. Tingnan lang nyo dito, guys, pag deform na, malako na yan sa kuryente. Lalo na nga, ganito, brazier, tapos pagbukas nyo, labas lahat ng lambig nun. So, malaking kabawasan yun sa lamig. Tendency noon, magkukuha yung ano, lalakas din ng kuryente. Kasi magpo-produce na naman siya uli ng lamig. Eh. Kaya, boss uli! Para yung rubber niya magiging okay na. Oh, ito guys, oh. So, check natin. Ito. Dito mapapantay na siya. Dito kayo magbibis, ha. Ito yung dito sa taas. Ito to. Ayan, oh. Ito mabingi talaga to. Hindi na to na ano. Ito lang yung babasihan natin. Tapos ito siya lumubo to. So pag isasara mo yan. So, pag sinara mo yan, oh, yung madikit na siya. Oh. Oh. Dikit na siya. So, dapat lulubo to siya. Pero kung may mga butas-butas na itong rubber nyo, ay huwag na. Kasi kahit anong buhos nyo dyan, hindi na talaga yan, ano, mabalik sa dati. Although, aangat yung iba, pero yung may mga butas-butas na, ganun pa rin. Maglilik pa rin yun. Replace na lang.